Sa kasaysayan ng mga naging eleksyon sa ating bansa, ang 2022 national elections na yata ang may pinakamalaki at pinakamalawak pagdating sa mga datos. Sa bilang na 65,745,529, ito na ang pinakamataas na bilang ng mga rehistradong botante sa ating kasaysayan. Ayon din sa Commission on Elections o COMELEC, ang eleksyon 2022 ang may pinakamaraming tumatakbong pagkapangulo sa ating bansa sa bilang na 10. Nariyan sina Ernesto Abella, Leonardo Guzman, Norberto Gonzalez, Panfilo Lacson, Faisal Mangondato, Bongbong Marcos, Jose Montemayor Jr., Isko Moreno, Manny Pacquiao at Lenny Robredo. Dahil sa napakalaking voting population ng bansa, kaliwat kanan din ang mga nagaganap na mga campaign rallies sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mula sa mga tinatawag na baluarte, mga metropolitan areas ng bansa na hitik sa mga boto at maging sa iba't ibang bahagi pa ng bansa na maaaring ligawan upang makuha ang boto ay hindi mapigilan ang mga presidential boss ng bansa upang may parating ang kanilang mga plataporma at pangako. Popular voting ang sistema ng eleksyon sa bansa. Kumbaga kung sino man ang may pinakamaraming boto ay siyang hihirangin bilang panalo. Kaugnay nito, ayon sa mga political analysts, nahigit pa sa mga plataporma ay kailangan pag-igihin ng mga kandidato ang kanilang paniligaw sa mga vote-rich areas sa bansa. Pero ano nga ba ang mga vote-rich provinces ng Pilipinas? Ano ang mga probinsya sa bansa na maaaring magpanalo sa ating mga napipisil na kandidato? Sa vlog na ito ay ating aalamin ang 20 vote-rich provinces ng Pilipinas. Top 20 ay ang probinsya ng Bohol. Ang probinsya ng Bohol ay mayroong 949,791 na mga botanteng Boholano. Ang mga lungsod o munisipalidad ng Tangbilaran, Ubay, Talibon at Carmen ang mga nangunguna sa nasabing probinsya. Mula Quezon hanggang Duterte, 5 sa mga naging pangulo ng bansa ang natalo sa island province na ito. Sa bilang naman na 975,541, top 19 sa ating listahan ang probinsya ng South Cotabato, na kung saan ang mga lungsod o munisipalidad ng General Santos, Coronadal at Polomoc ang mga nangunguna sa lalawigang ito. Sa kasaysayan, ang mga Pangulong Makapagal, Marcos sa unang termino nito, Ramos, Makapagal Arroyo at Benigno Aquino ay natalo sa South Cotabato. Top 18 naman sa ating listahan ay ang lalawigan ng Misamis Oriental. Ang Misamis Oriental ay mayroong 1,039,709 na mga botante. Ang mga lungsod at munisipalidad ng Cagayan de Oro, Gingoog, Tagoloan at Balingasag ang mga vote-rich areas sa nasabing probinsya. Sa mga naging pangulo ng bansa, sina Makapagal, Marcos sa unang termino nito, Ramos at Benigno Aquino ay natalo sa Misamis Oriental. Pang-17 sa ating listahan ay ang pangalawa sa pinakamalaking probinsya batay sa teritoryo sa ating bansa. At iyan ang probinsya ng Isabela. Batay sa mga datos, mayroong 1,112,858 na botanteng Isabelan sa bansa. Ang mga lungsod at munisipalidad ng Ilagan, Santiago at Cahuayan ang nangunguna sa nasabing probinsya. Ayon sa kasaysayan, ang mga Pangulong Corazon Aquino, Ramos, Makapagal Arroyo, Benigno Aquino at Duterte ay natalo sa nasabing probinsya. Sa bilang naman na 1,138,325, ang probinsya ng Zamboanga del Sur ang pang-16 sa ating listahan. Ang mga lungsod at munisipalidad ng Zamboanga, Pagadian at Mulave ang voters hub ng nasabing probinsya. Sina Pangulong Rojas, Quirino,
Makapagal, Makapagal Arroyo at Duterte ay hindi nanalo sa nasabing probinsya. Top 15 naman sa ating listahan ay ang lalawigan ng Camarines Sur na mayroong 1,307,553 na mga botante. Ang mga lungsod at munisipalidad ng Naga, Eriga at Libmanan ang mga nangunguna sa nasabing lalawigan. Sina Pangulong Quezon, Rojas, Magsaysay, Makapagal, Marcos at ang mag-inang Aquino ay nanalo sa nasabing probinsya. Sa bilang na 1,350,867, ang probinsya naman ng Leyte ang panglabing-apat sa ating listahan. Ang mga lungsod ng Tacloban, Ormoc at Baybay ang mga voter-rich areas sa nasabing lalawigan. Sa kasaysayan, sina Pangulong Makapagal, Corazon Aquino, Ramos at Estrada ay natalo sa probinsya ng Leyte. Top 13 naman sa ating listahan ay ang probinsya ng Quezon na mayroong 1,424,023 na mga botante. Ang mga lungsod at munisipalidad ng Lucena, Sariaya, Candelaria at Tayabas ang mga nangunguna sa probinsyang ito. Sa kasaysayan, sina Pangulong Quirino, Garcia, Makapagal Arroyo at Duterte ay natalo sa probinsyang ito. Sa bilang naman na 1,449,611 na mga botanteng Dabawenyo, ang probinsya ng Davao del Sur ang 12 sa ating listahan. Ang mga lungsod at munisipalidad ng Davao, Digos, Santa Cruz at Bansalan ang mga nangunguna sa Davao del Sur. Ang mga nagdaang Pangulong Quezon, Magsaysay, Garcia, Marcos, Corazon Aquino, Estrada at Duterte ang mga naging pangulo ng bansa na nanalo sa nasabing probinsya. Top 11 naman sa ating listahan ay ang probinsya ng Nueva Ecija. Ang rice granary ng bansa ay katatagpuan ng 1,541,685 na mga botanteng Novo Ecijano. Ang mga lungsod ng Kabanatuan, San Jose, Talavera, Gimba at Gapan ang mga nangunguna sa may pinakamaraming botante sa nasabing lalawigan. Ang mga nagdaang Pangulo na Rojas, Garcia, Ramos, Makapagal Arroyo, Benigno Aquino at Duterte ay natalo sa Nueva Ecija. Pang-sampu naman sa ating listahan ay ang culinary at Christmas capital ng bansa, ang probinsya ng Pampanga. Sa bilang na 1,580,473, karamihan sa mga botanteng Kapampangan ay matatagpuan sa mga lungsod na Angeles, San Fernando, Mabalacat, Lubao at Mexico. Sa tala, ang mga Pangulong Rojas, Garcia, Marcos sa unang termino nito at Makapagal Arroyo ay natalo sa nasabing probinsya. Top 9 naman sa ating listahan ay ang makasaysayang probinsya ng Rizal. Ayon sa COMELEC o Commission on Elections, ang probinsya ay katatagpuan ng 1,601,962 na mga botanteng Rizalenyo. Ang mga lungsod at munisipalidad na Antipolo, Rodriguez, Taytay at Cainta ang mga nangunguna sa may pinakamaraming botante sa lalawigan. Ang mga nagdaang Pangulong Garcia, Ramos at Makapagal Arroyo ay natalo sa probinsya ng Rizal. Top 8 sa ating listahan ay ang tinaguriang Heart of the Philippines, ang probinsya ng Iloilo. Batay sa tala, ang Iloilo ay mayroong 1,628,752 na mga botanteng Ilonggo. Pinangungunahan ng mga lungsod o munisipalidad ng Iloilo, Poton, Pasig at Pototan ang bilang na ito. Sa kasaysayan, ang mga Pangulong Quezon, Rojas, Quirino, Magsaysay, Makapagal, Marcos, Makapagal Arroyo at Benigno Aquino ay nanalo sa nasabing probinsya. Pang-pito sa ating listahan ay ang tinaguriang lalawigan ng mga magigiting, ang probinsya ng Batangas.
ang mga lungsod o munisipalidad ng Batangas, Lipa, Tanawan, Santo Tomas at Nasugbu ang nangunguna sa 1,819,071 na mga botanteng Batanggenyo. Sa tala, ang mga Pangulong Quirino, Garcia, Ramos at Estrada ay natalo sa lalawigan ng Batangas. Top 6 naman ay ang tinaguriang Sugar Bowl ng ating bansa, ang lalawigan ng Negros Occidental. Ang mga lungsod o munisipalidad ng Bacolod, Kabankalan, Bago, Cadiz at Sagay ang nangunguna sa 1,946,639 na mga botanteng Negrense. Sa kasaysayan, ang mga Pangulong Corazon Aquino, Ramos at Duterte ay natalo sa nasabing probinsya. Panglima sa ating listahan ay ang tinaguriang duyan ng mga bayani ng bayan, ang probinsya ng Bulacan. Sa bilang na 2,007,523 na mga botanteng Bulakenyo, ang mga lungsod o munisipalidad ng San Jose del Monte, Santa Maria, Malolos, Marilao at Meycauayan ang mga nangunguna sa nasabing lalawigan. Ayon sa kasaysayan, ang mga nagdaang Pangulong Rojas, Quirino, Ramos at Macapagal Arroyo ay natalo sa lalawigang ito. Sa bilang na 2,045,687 na mga botante, pang-apat sa ating listahan ang tinaguriang Silicon Valley ng Pilipinas, ang lalawigan ng Laguna. Ang mga lungsod ng lalawigan na nasa una at ikalawang distrito gaya ng Calamba, Santa Rosa, Binyan, Cabuyo at San Pedro ang mga nangunguna sa nasabing probinsya. Sa kasaysayan, ang mga Pangulong Quirino, Ramos at Macapagal Arroyo ay hindi nanalo sa lalawigan ng mga Lagunense. Top 3 naman ay ang tinaguriang Gateway to Northern Luzon, ang lalawigan ng Pangasinan. Batay sa tala, ang Pangasinan ay mayroong 2,096,936 na mga botante. Ang mga lungsod at munisipalidad ng San Carlos, Dagupan, Urdaneta, Malasiki at Bayambang ang may malaking porsyento ng mga botante sa nasabing probinsya. Sa kasaysayan, ang mga Pangulong Quezon, Rojas, Quirino, Magsaysay, Macapagal, Marcos, Ramos at Benigno Aquino ay nanalo sa probinsyang ito. Ang pangalawa sa ating listahan ay ang makasaysayang lalawigan ng Cavite. Ayon sa Commission on Elections, ang lalawigan na ito na pinangungunahan ng mga lungsod at munisipalidad ng Dasmariñas, Bacoor, Imus, General Trias at Tanza ay may malaking porsyento sa 2,302,353 na mga botanteng Kapitenyo. At ayon din sa kasaysayan, ang mga Pangulong Quezon at Marcos sa mga unang termino nito at si dating Pangulong Macapagal Arroyo ay natalo sa lalawigan ng Cavite. At ang nangunguna sa ating listahan, ang tinaguriang Queen Province of the South, ang lalawigan ng Cebu. Ayon sa Commission on Elections, ang Cebu Province ay pagmumulan ng 3,288,778 na boto ngayong eleksyong 2022. Ang mga lungsod ng Cebu, Lapu-Lapu, Mandaue, Talisay, Toledo at Danao ang may malaking porsyento sa mga botante sa Cebu at ayon sa kasaysayan, ang mga Pangulong Rojas, Macapagal, Marcos sa unang termino nito at Estrada ay hindi nasungkit ang pagkapanalo sa Cebu. Ang mga lalawigan tinaguri ang vote-rich areas sa ating bansa ay ang mga lalawigang palaging dinarayo ng mga tumatakbong pangulo at pangalawang pangulo ng ating bansa sa pag-asa makuha dito ang mga majority ng mga boto sa mga nasabing lalawigan. Ayon din sa mga political experts, kapag naipanalo ng isang tumatakbong pangulo ng bansa
ang lahat ng mga boto sa mga probinsyang kasama sa ating top 20 ay masisiguro na nito ang posisyon sa Mayo 2022. Hanggang dito na lamang po ang ating vlog. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, i-share video na ito at mag-subscribe na rin sa aking channel. Lagi niyo pong tatandaan, lamang ang may alam.